Hello mga mommies, today ang gagawin ko, first time kong gumawa ng ganitong cake. Hello Kitty team siya, tapos rush order siya. Normally kasi pag sa ating mga baker kasi rush order na siya kapag a day before or same day. Kasi medyo short notice na siya, kailangan madalian talaga. If ever yung resting time ng cake kasi is medyo kulang siya pag sa choco moist ganyan, or mas maganda kasi nag 24 hours yung bread ng cake para at least mas firm siya kahit papano and safe pag nag-travel. So yun na nga, nagkatapusan kami, siguro mga alas 3 pasado na siya nag-confirm, tapos ang pick up niyan is alas 9 ng umaga the following day. So ayun, medyo simple lang naman tong design ni Hello Kitty, or I mean hindi siya ganun totally kadaming topper na kailangan i-prepare. Kadalasan kasi kapag yun sa mga printout na ganyan, medyo mas mabilis lang siya. Ang matagal lang doon is yung pag-layout mo ng topper, tapos paghanap mo ng nung topper na same doon sa inspo na nagagawin mong cake. So, ganyan lang naman siya, kulay white, tapos pink lang na border. And then, yun sa topper niya, nilayout ko lang siya. Tapos, ang tawag nito, printed topper lang naman siya. So far, mabilis ka lang naman maghanap kay Pinterest eh. Kapag madalas na ginagamit yung ganong design, or familiar or common yung mga ganong design. So, mabilis lang naman siya mahanap. Tapos, ayan na nga. So, nilagyan ko na ng dedication sa board. Tapos, yung doon sa taas, parang happy birthday, ganun din. And then, so, ayan na nga. Unti-unti ko nang nilalagay yung topper niya. So, ayan, nilagyan ko siya ng straw para, may tutusok ko. At least, nakaangat siya, diba? Medyo mas maganda siya tignan pag ganyan. Hindi siya nakalapat sa icing mismo. Tapos, ayan na nga. Ganyan lang. After ko niya siya, or habang nagluluto, nag-start na ako hanapin yung mga, drawing na yan. Tapos, nilayout ko na. Yung mga bulaklak niya sa inspo, hindi talaga yun siya kasama. Kaya lang sabi ko, at least ba, kumbaga, para naiiba kahit pa paano yung cake niya, dagdagan ko na din lang. Total related naman din siya kay Hello Kitty. Nilagyan ko siya ng konting flower. Pero nagpaalam niya ako kay customer. Nagsabi ako, nalagyan ko siya ng mga konting design pa na ganyan. So, syempre, at least, para unique talaga yun sa kanya, walang katulad or may kahawig man, medyo mas naiiba siya. Kasi yung sa inspo niya, kahit yung positioning minsan ng mga topper, iniiba-iba ko siya kahit papano. Para at least, wala talaga katulad yung cake mo, diba? Pero ayan, nag-abiso pa din ako kay customer. Syempre, baka mamaya ipala decision tayo tapos hindi niya magustuhan. So, ito na. Yung number 5, kung mapapansin ninyo, nilagyan ko nga pala siya ng silver na cardstock doon. Para at least, medyo mas maganda siya kahit na printed topper lang. Diba? Mabigyan ko ng justicia kumbaga yung price na kinumit ko sa kanya. So far, nagandahan naman si customer. Nakakatuwa din. Kahit na rush na kaya natin. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam, ciao!